Napisa nung po ba natin yung kanilang kamay sa sobrang pagmamahal? Yan. Sige po. Tayo po lahat ay magkipagbukas sa aklat ng Jeremiah, Jeremias 39 verse 15-18. Sabayan niyo po ako. Samantala, nasa himpilan, sabayan niyo po ako ha. Samantala, nasa himpilan ng bantay si Jeremias, sinabi sa kanya ni Yahweh, pumunta ka kay Ibibili na taga-Ethiopia at sabihin mo, ganito ang sinasabi ni Yahweh, ang makapangyarihang Diyos ng Israel, matutupad na ngayon ang lahat ng sinabi ko laban sa lungsod na ito. Darating ang sakunang aking ibinabala sa araw na itinakda ko, subalit ililigtas kita sa araw na iyon at hindi ka ibibigay sa kamay ng mga taong kinakatakutan mo. Ikaw ay tiyak na ililigtas ko at hindi mapapatay ng mga kalaban sapagkat nanalig ka ng lubos sa akin. Ibig po, pagpalain po ng Diyos ang kanyang salita sa hapon na ito. At nandito na naman po tayo sa, ano, sa ating pangalawang pagsamba, ang magbigay po sa gawain ng Diyos. Ibig po ba? Hello? At sabi ko nga noong time na yon, Panginoon, pahingi po ako ng kapahayagan yung tungkol po sa pagbibigay. Ang sabi sa akin ng Lord, mayroon ka ng revelation. Ibig po ba? So sabi ko sa Lord, Lord, hindi po akma. Parang napakahirap. Amen? Nandiyan pa po ba kayo? Kasi nandito pa po ako. So, ang sabi ka nun, eh sino po ba si Ibig-Milig na pinagmalasakitan po ng Lord? Ibig po ba? Eh kahit po na doon nakakulong ang propeta, eh inutusan pa rin siya ng Lord na sabihin mo sa kanya na magaganap na ang lahat. Ibig po ba? Sa lungsod na Jerusalem ang pagbagsak. Pero sa kanya ay hindi siya mapapahama. Ibig po ba? Amen! Aray! Hindi po siya mapapahamak, sabi ng Lord. Ano ang mayroon siya? Amen po ba? Ano ang mayroon itong taong ito na ang buong Jerusalem ay babagsak na? Ang mga tao ay mamamatay na. Amen po ba? Lilimulin na sila. Darating na ang sakuna, ang sabi ng Diyos. Pero ang taong ito ay hindi. Ililigtas siya. Amen po ba? Ano kaya mayroon siya? Hello? Siguro mo naman alam nyo kasi lahat tayo ay nagbabasa ng Biblia. Amen po ba? Mababasa po natin yan sa Jeremias 38. Amen po ba? Sa verse 7, nandun nakaano ang kwento niya. Na nang nabalitaan niya na ang propeta ng Diyos ay hinulog na nitong matataas na tao at masasamang ugali dahil sa pagpapahiyag ng propeta. Amen po ba? Na ang lungsod na ito ay babagsak na, paparusahan na kayo, hindi na maglalaon. Amen po? Ang mga tao ito ay galit na galit. Pero po nang nabalitaan ito ni Ibig-Milig, amen po ba? Pumunta siya sa hari. Nandiyan po ba kayo? Para sabihin na ang propeta Jeremias po ay mapapahamak. Kung hindi siya matutulungan ay pwede siyang mamatay. Kasi po, hinulog siya sa balon. Ano po ang laman ng balon? Hindi po tubig. Ibig po, puti. Hello? Kahit hindi siya tubig, pwede siya doon mamatay. Kasi puti. Kung wala sa kanya, tutulong. Pero dumating po ang taong ito at may mga kasama, hello, na tinulungan po si propeta Jeremias. Amen? At ito po ay nakaahon sa balon. So, ano po ang tinutukoy dito ng Diyos sa oras na ito? Ano po ang kalagayan ng mga lingkod ng Diyos at ng propeta ng Diyos ay handa po tayo tumugon sa kanyang pangangailangan? Ibig po ba? Ibig po? Hindi po natin siya kalaban. Dapat po pakikinggan natin kung ano yung pahayag sa kanya ng Diyos. Ibig po ba? At nung time na yun, ang sabi ko sa Lord, kasi isa ako sa, sabi ko nga nananangis ako nung time na yun. Ito po yung binigay sa akin ng Diyos na revelation. Nang pagdating pala, nang takdang panahon,
Diyos. Amen po ba? At kung tayo ang mga nakalipas, nagkaroon tayo ng biyaya, una sa lahat, hindi tayo nakalimot sa gawain ng Diyos at sa lingkod ng Diyos, amen po, sa kanyang propita, nandun yung ating malasakit sa ating puso, na handa ako, Lord, magbigay. Bigyan mo naman ako ng blessing. Ayun yung prayers ng puso ko nung time na yon. So yung pala yung nakita ng Lord sa buhay ko. Kaya nung nananangis ako, ipinakita niya yung buhay nitong taong ito na naglilingkod siya sa palasyo. Ibig po ba? Nandun po siya naglilingkod sa palasyo. May karapatan po siya lumapit sa hari. Amen? At humingi ng tulong para po may ahong si Propeta Jeremias doon sa balon na kung saan ay hindi tubig, kundi putik po o bura na pwede niyang ikamatay doon. At nang dumating po ang takdang panahon na babagsak na ang Jerusalem, kahit po ang Propeta Jeremias na ito ay nasa piitan, ay inutusan pa rin ito ng Panginoon. Napuntahan mo ang taong ito na huwag siyang matakot. Amen? Sa kanyang mga kalaban, hindi siya mapapahama dahil ililigtas ko siya sapagkat siya ay na alam, lubos na nagtiwala sa Diyos. Tayo po ba ay lubos na nagtitiwala sa ating Panginoon na Diyos na buhay? Amen po? At tayo rin po ba ay nagtitiwala na pag naghahayag po ang Panginoon sa kanyang propita, ay magagana po sa ating buhay? Amen. Sabi nila. parang gano'n. Kasi, amen. Alam niyo po, sa totoo lang, minsan yung amen pala natin pag gano'n. Amen. Hindi pala applicable sa Lord yun. Hello? Yung parang nag-ipit, dapat pala ang sigaw natin ay amen! Yan. Medyo lumakas. Alam niyo, ang ganda-ganda ng papahayagan ng Lord, pero kayong amen. So, hindi po tayo pagpapalain pagka ganun tayo mag-amen. Amen po ba? Lalo na yung malalayong lugar, dapat malalakas yan mag-amen. Hello? Ano po ang nakuha natin sa kwentong ito? Mayroon po ba tayong nakuha na pag dumating pala ang sakuna o may warning ng Lord, tayo pala ay hindi mapapahama. Hindi pala mamamatay yung ating mga hanap buhay. At hindi pala tayo mamamatay sa tabak o gutom. Amen! Hallelujah! Kasi nga nandyan si Lord, lilingunin niya yung ginawa natin ng mga nakalipas na panahon. Amen po ba? Naalala ko nga po yung anniversary. Sabi ng lingkod ng Diyos, great promotion, na, tapos ano pa? Great na pagpapala. Amen? So, pagkatapos po ng ano, ng anniversary, alam mo po, isa kami doon sa nakatikim, yung pamilya namin. Ginala po kami ng ginala na wala kaming gastos ni 5 centavos. Nakarating po kami ng Inagan, San Juan, nakarating kami doon. Talagang puro ligo, kain. Yung mga hindi ko nakakain, siyempre nahihiya naman ako dahil para hindi sila sa akin open. Ang sabi ko kay Lord, pwede ba magpaalam? Pwede ko ba itong makain na hindi ko iluluwa kasi mahina ako sa karne? So nung time na yung pinabayaan talaga ako ng Lord, pinakain talaga ng pinakain yung gusto ko. Amen po ba? Isa po kami doon sa nakatikim talaga, yung prophecy ng lingkod ng Diyos sa buhay ni Apostol Ricardo D. Carillo. Ibig po ba? Na wala tayo gagastusin. Sa totoo lang yung aking pocket money is 200 pesos o 400 lang yata. Hindi siya nabawasan ni 5 centavos. Ganun kabuti ang Diyos. Ibig po? Kasi po, nililingap ng Lord yung mga nakaraang panahon na ginawa mo sa gawain niya at sa lingkod ng Diyos. Ibig po ba? At ang sabi nga ng asawa ko, nung time daw na marami siyang pira, gusto niya marating yung mga gano'n at gusto niyang magawa, hindi daw niyang nagawa. So nung time na yun, na wala ng pera yung wallet niya, nagawa niya. Amen? Kasi ayaw ng Lord na magmalaki siya na kanya yung gastos. Ang gusto ng Lord, magpapasalamat siya kasi nilibre siya dahil ang Diyos ang may gawa noon. Amen po ba? Para wala pong masabi ang pamilya namin. Kaya ang ginawa po ng Lord,
siya ng tao para busugin kami, ipasyal kami kung saan-saan, daming picture-picture. So, ang hilig ko po mag-selfie. Selfie-selfie. To the post, ganda-ganda, sinamantala na po ang blessing ng Lord. Hilig po ba? Hello? Kaya po sa oras na ito, nandito po tayo muli upang ibigay yung pinakamagandang pagbibigay para sa ating Diyos na buhay at sa lingkod po niya. Kaya ang bawat po isa na na-bless sa mensaheng ito ay magbigay po ng the best para sa Diyos. Ibig po ba? Ibabalik naman po yan ng Lord, siksikliklig umaapaw. Ibigay na po natin ang lahat. First fruits, ano man yan, church rental, pastor supports, basta lahat-lahat ibigay nyo po. Basta mayroon kayo, huwag nyo po titipirin ang Lord. Kasi pag wala naman po kayo, wala na kayo maibigay. Kaya habang mayroon kayo, ibigay nyo na po yung pinakamahinap kay Lord. Ibig po ba? Sige po, mag-ibigay po ang bawat isa.